Hello sa inyo, Madeline Alex, ng 40 Days Video. Pagpapatuloy na po natin ang episode 68 ng Today's with Madam, Season 4. Okay, dako na tayo muna bago tayo magsimula sa palatuntunan ng aking show at sa segment ni Madam Lucy. Ito muna ang ating gustong gusto. Ito ha, the word of the day. Okay, ito yung pinakihintay ng lahat. Ang ating bibigyan kahulugan dito sa word of the day, ang salitang faithful love. Ibig sabihin ng faithful, ibig sabihin naniniwala kang faithful ang asawa mo o hindi na magkakamali maghanap pa ng iba o maghanap ng iba o kung ano-ano pang ginagawa. Ibig sabihin, loyal siya sa iyo, kontento siya sa iyo. Kung ano meron ka, kontento na siya sa iyo. Yung hindi na siya maghanap ng iba dahil nga faithful siya sa iyo at naniniwala siyang hindi mo siya iiwan sa hirap man o sa ginhawa dahil meron kang consequence na ikaw ay magiging maayos sa napakikitungo sa kanila at sa relasyon bilang isang tao. Kasi isang tao ka din na kailangan ayusin yung nararamdaman o yung reputasyon ng tao at sa iyo dahil ikaw din yung nakakagawa ng angkop na karanasan o angkop na sinyales na meron siyang naginagawang tama o sa mali. Okay? Yun lang ang bibigyan natin kaulagan dito lang yan sa The Word of the Day. At ako na tayo sa palutuntunan na aking show. Ito mo ang The Madam Magdalene segment. At ako na tayo sa unang palutuntunan ng aking show. Ito ang sasagutin ni Madam Magdalene ang iyong love problem. Okay, may dalawa tayong letter sender na nagpadala na kanilang mga love problem by my social media account. Unahin na natin ang una nating letter sender mula kay Priscilla Castillo. Sabi ni Priscilla Francisco, Madam Magdalene, dahilan po ba ng depression ang broken hearted? Okay. Dahilan daw po ba ng isang depression ang pang broken hearted? Kapag broken hearted po ka kasi, kung ano-ano yung mga iniisip mo, yun kasi yung sinaktan ka lang, yung mga sakit ng dulot ng pang-iiwan sa'yo ng iyong jowa, yun yung iniisip mo dahil labis-labis kang nasasaktan. Kung lagi mo lang yun lang ang lagi mong iniisip, sanhi na yun talaga ng depression. Opo, pwede po yung maging sakit sa atin. Pwede po yung maging affection sa ating sarili. Kasi po, ang sakit, dulot ng pag-ibig, sobra-sobra po yan ang dulot sa utak natin. Pag lagi po natin yan, na dinadaloy sa ating utak, yan po ay magiging sanhi ng ating depression na tutuluyan na meron siyang avoid the death sa sarili na meron siyang affection magagawa na meron ka din faithfully sa kanya. Kasi ang depression is marami siyang kinakapitan na sakit. Kagaya ng kung ano-ano yung iniisip mo. Oo. Tulad ng pang-iiwan niya sa'yo. Pag lagi mo yung iniisip na lagi lang nakatatag yan sa utak mo, lalagi lang sa utak mo yung nakatatag, wala ka ng ibang iniisip kundi yung pang-iwan niya sa'yo. Ibig sabihin, magkakaroon ka din ng sakit dulot ng pang-iiwan niya sa'yo. Kung iniwan ka niya, wala ka na ding magagawa at hindi ka na niya nagiging faithfully trusted na iwan ka niya bandang huli. Okay? Yun ang mapapayo ko sa'yo, Priscilla Castillo. Dako na tayo sa next letter sender, Patricia May Palas. Okay, Patricia May Palas, sabi niya, Madam Magdalene, bakit po ba nagiging allergy po ang mga third wheel relationship sa isang babaeng maarte? Okay. Bakit nagiging allergic daw ang
ang babaeng maarte sa isang third wheel relationship. Okay. Ang babae kasing maarte, ibig sabihin lahat ng bagay kinakaartihan niya. Meron siyang mga gusto na hindi niya dapat na mga yun naman dapat ng gusto na mang gusto na ayaw niya yung style, ayaw niya yung kulay, yun yung kaartihan. Opo, kasi po yun po ang magiging dahilan po niyan, bakit po nagiging allergy ang babaeng maarte. Bakit? Kasi ang babaeng maarte, ayaw nila sa isang relasyon na makakasira sa relasyon ng mag-asawa. Kasi iniisip ng mga babaeng maarte kung ano yung tama. Iniisip pa rin yung tama. Kahit mali yung pagiging maarte niya, iniisip niya pa rin yung tama. At yun yung iniisip niya sa sarili niya. Kasi yun yung nagiging sign niya sa sarili niya na meron siyang sign is sure na maganda yung affection sa sarili niya na tama ba o mali yung faithful nila sa isa't isa. Kung yun yung sign, hindi sana yun iniisip nila at sa isa't isa. Okay? Yun lang mapapayo ko sa iyo. Sino ba yun? Patricia May Parras. Okay, dako na tayo dito sa next palatuntunan na aking show. Eto nga. Bibigyang kahulugan ni Tony Madam Magdalene. Okay, ang ating bibigyang kahulugan for today, ang salitang nervous loving person. Ibig sabihin ng nervous loving person po, ibig sabihin, marami kang tinatagong masamang plano sa voice, masamang balak sa karelasyon mo. Ibig sabihin, maling espeto ng paghigante. Kasi kung may ginawa siya yung pananakit yung jowa mo, jowa niya sa'yo, gagawa ka din ng masamang blalak na mapapanervious siya. Kaya tinawag siyang nervous love person. Kasi tumutukoy ito sa paghihigante ng tao sa kapwa-tao. Kasi pag sobra-sobra yung paghihigante mo sa kapwa-tao, hindi ka na din niya maaapektuhan yung nararamdaman niya at nararamdaman faithfully sa isa't isa. Kasi kapag may faithfully ka sa isa't isa, hindi ka iiwan ng tao. Dahil meron ka nga faithfully at loves through what never sa isa't isa. Kung meron ka nito, hindi ka niya iiwan. Kasi nga, meron ka nga nito. Kapag meron ka nito, hindi ka nagiging sign sa kanila kung malamang iiwan niya sa iyo. Okay, yun lang mapapakita dito sa inyo, dito lang sa bigyan. Kalaga ni Tony, Madam Magdalene. Okay, ito na ang segment ni Madam Lucy. Ito na si Madam Lucy. Hello sa inyo mga Lucy natin. So for today's video, pagpapatuloy po natin ang episode 68 ng Today's with Madam Season 4. Okay, dito na tayo, dito lang sa patutunan ng aking show. Ito ha, mga tips sa kagandahan ni Madam Lucy. Okay, ito yung mga tips ko. Allergy po sa bandang balikat. Ano po yung malalagay nyo pangtanggal ng allergy sa balikat? Okay, most of all, ang allergy ko po kasi, nagmumula po yan sa ating mga pinapahid sa katawan. Kung ang pinapahid nyo po sa katawan ay allergic po talaga yung ating balikat, pwede po tayong manglagay ng mantika. Ang mantika po ay nakakapagbigay po yan ng soft acid na magkukuha po ng mga bad allergy na germs mula doon sa ating katawan. Kapag po yun ay nakuha sa atin, yun po ay magiging dahilan ng yun po magiging dahilan ng pagkuha ng acid effect mula sa atin. Okay? Kasi po kapag sobra-sobra po ang paglalagay naman natin ng mantika, yun na po ang kakauwian naman po natin yon ay isang sobrang-sobrang allergic na reaction. Okay, next naman. Kung meron ka namang mga peklat,
sa bandang balikat. Ano naman ang gagawin mo para mawala ito? Kasi most of sa mga ginagamit ng mga kabataan ngayon, ang ginagamit talaga nila is most electric. Electric. Pwede kang gumamit ng pwede kang ang, di ba, papel. Lalagyan mo sa apoy. Yung mga natira doon, di ba, mga ano, yung mga abon noon, ilalagay mo yun doon sa pekla. Kasi, yun ay mabisang paraan ng pangdala ng allergic acid mula sa abon na yun, kasi meron siyang nagiging permeated reaction mula doon. Yun ang pamapaya ko sa inyo dito lang yan sa mga tips sa kaganda. Mga tips sa kagandahan ni Madam Lucy. At dako na tayo dito sa next palututunan na aking show. Ito ang mga payo sa kagandahan ni Madam Lucy. Okay, next is, kung meron ka namang ideal facial radiation, tama po ba ang paglalagay nyo ng facial radiation? Okay, ang paglalagay po ng tamang affection ng facial radiation is tama po ba o mali? Pag lalagay po tayo ng facial radiation, dapat po bang tama yung paglalagay natin? Is tama po ang paglalagay dapat natin ng facial radiation. Kasi po ang paglalagay po natin ng facial radiation is meron po yung base sa ating nararamdaman. Base po yung sa ating kulay at base po yung sa affection natin bilang tao. Okay? Yun lang po ang mapapayo ko sa ito sa mga tayo sa kagandahan ni Madam Lucy. At thank you po sa pananood niyo ng aking segment. Ako po si Madam Lucy na nagsasabi kung may problema ka sa kagandahan. Huwag kang mahihiyang lumapit kay Madam Lucy dahil sasagutin ko ang problema mo sa kagandahan. Goodbye, Mabushi! Thank you, Mama! Bye!